pagsabihan at turuan ninyo ang inyong mga anak sa pagbibigay. Ang kabutihan ay nasa inyo ng puso. Gawin na lamang ito. Good morning mga kapatid. Nagampan na natin ang isang revelation na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus kay Brother Manny na once a year, gaganapin natin ang giving of the best. At may sinasabi sa Matthew 7:2 ang ganito. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, kayo hahatulan. At sa panukat na inyong isusukat, susukatin kayo. So ikaw ang susukat eh, ng pananampalataya. Ayon sa sukat ng pananampalataya mo, yun ang ibibigay ng sukat sa iyo ng Diyos. Ngayon, Brother Manny, hiniram ng Diyos bilang apostol. At napakapalad natin kasi nilagay tayo sa isang iglesyang itinayo ng Diyos through the apostles and the prophets. Como itong iglesia to is a prophetic ministry, so mga prophecy at mga revelation ang ibinibigay kay Brother Manny. At isa sa revelation ito ay ang giving of the best. At salamat sa Diyos na ngayon pa nga lang na ibigay na natin ang giving of the best. Kasi yung pakikipaglaban nyo sa ulan eh. Kasi magdo-double-minded yung iba eh. Sabihin ni Satanas, oh, kanang pumunta, may bagyo eh. Justified naman yan eh. Hindi naman tayo umaayon sa tama o mali eh. Umaayon tayo dun sa pag-ibig sa Diyos. Kaya merong hinihingi na giving of the best na higit dun sa material things. Katulad ng ama. Ano unang ginawa ng ama? Kaya ang unang nagbigay ng sample ng giving of the best, ibinigay niya ang kaisa-isang buktong niyang anak. Si Jesus Christ ibinigay niya. Sino sumunod na nagpakita ng example ng giving of the best? Si Jesus Christ. Inalay niya yung kanyang sarili mismo. Nang humirang siya ng tao, sino ang hinirang niya naggumawa ng gawa ng ama? Si Abraham. Ang ama ng ano ginawa ni Abraham? Ibinigay yung buktong na anak niya si Isaac. Si Isaac din, ibinigay niya ang kanyang sarili. Ngayon tayo, ano ba buktong na anak mo? Ano ba pinakamalaga sa'yo? Yung sarili mo. Iaalay mo ang sarili mo sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Yung ma-attain natin, yung tinatawag na sacrificial love. Kasi yung sacrificial love, yun na yung pinnacle eh. Yun na yung summit. Yun na pinakatuktok ng pananampalataya eh. Ang maging katulad ng Panginoong Jesus. Ano ba yung ginawa ng Panginoong Jesus? Yung lahat ng lumapastangan sa Kanya, gumawa ng masama sa Kanya, yung lahat ng nanakit sa Kanya, ano ba ginawa niya? Di ba minahal niya? At ipinag-pray pa niya na patawarin siya dahil hindi nila alam ang ginagawa. Yun ang sacrificial love. Payag kang hatulan, payag kang parusahan, kahit wala kang kasalanan. Kasi ang tao iba eh. Pag nagagawa ka ng kasamaan, ang gusto mo justice eh. Diba? Ang gusto mo katwiran, katarungan. Kailangan parusahan yung tao na yon. Pero si Jesus Christ nga eh. Wala nga siyang kasalanan, bakit siya pinarusahan? Yun ang sacrificial love na kailangan ma-attain natin. Sino ba ang ano? Sino ba ang naging kalaban ng Ama sa langit? Di ba yung pinakamamahal niya mga anghel? Isa pa sa cherubims. Alam niyo, cherubims, ang dami power niyan. Kasi may mga anghel sa langit ni Dikaan Diyos, may malalaking mga powers katulad ng seraphims. Yung cherubims, eh si Lucifer, cherubims yan eh. Kita niyo dun sa arko, ano yung sa, yung arko na binigay kay Moses, yung Ark of the Covenant, cherubims ang nagpo-protect dun sa Ark of the Covenant. Si Lucifer yun, cherubims. Napakarami niyang kapangyarihan, napakataas niya. Kaya nagkaroon siya ng ambisyon eh. Aakyat ako doon sa kataas-taasan. Ako ang magiging kataas-taasan. Uupo ako sa trono, magiging katulad ako ng kataas-taasan. Nagkaroon siya ng ambisyon, di siya nakontente doon sa kapangyarihan. Perfect in beauty pa kaya sabi, dahil sa kagandahan mo at sa karunungan mo, nagmalaki kayo sa iyong sarili. Nagmataas siya at ginusto niya maging katulad ng Diyos. Walang sacrificial love si Lucifer eh. Pero si Abraham, di ba? Kita nyo si Abraham, nagpakita ng sacrificial love. Ganon din tayo eh. Kasi darating to sa puntos na kailangan mapatunayan mo sa sarili mo na you are giving the best to God. Yung sarili mo mismo. Yung buktong na sarili mo. Ibibigay mo. Na ang aapi sa'yo, yung mahal mo sa buhay. Ang umapi sa ama, si Lucifer na cherubims.
Sino ba ang umapi kay Jesus Christ? Si Judas na kanya apostol. Sino ba ang umapi kay David? Si Absalom na pinakamamahal niyang anak. Sino umapi kay Jacob? Yung mga anak niya. Sino ba umapi kay Samson? Yung asawa niya, si Delilah. Sino ba umapi kay Adan? Di ba si Eva? Sino ba umapi kay Lot? Eh di ba yung asawa niya? Ano ba ginawa nito mga ito? Di ba nagsakripisya lang? Kinalimutan nila sarili nila. Minahal pa rin nila kahit gumawa ng kasamaan. Pag dumadating ka na doon sa point na yon, sa stage na yon, ibig sabihin nagiging katulad ka na ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, yung nag-iibig na mabuhay na may kabadalan kay Kristo, uusigin. Sabi sa 2 Timothy 3:12. Oo, at lahat ng mga mabubuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Kapag pinili mo ng magpakabanal-banal at ihain na sa Diyos at the best na maging katulad ng Panginoong Jesus, uusigin ka ng todo ng demonyo ni Satanas. Hindi ka na tatantanan. At ang gagamitin sa iyo, yung minamahal mo pa. Pero ang kagandahan nun, yun nga ang forte ng Diyos eh. Yung gawin yun eh, para ma-attain mo yung the pinnacle. Yung maging katulad ng Ama, katulad ni Kristo. Tinan mo si David, mahal na mahal niya si Absalom, pero ano ginawa ni Absalom? Nilapastangan siya, sinira siya, dinisrespect siya sa buong Israel. Yung mga asawa niya, kinuha ni Absalom. Ano ginawa ni Delilah? Kay Samson, di ba niloko? Ano ba ginawa ng asawa ni Lot? Di ba sinabihan, sumpain mo na Diyos mo, walang kwenta ang Diyos mo. Ano ba ginawa ni Eva kay Adan? Kainin mo na yan. Ang ginagamit, yung mga taong mahal na mahal mo, tapos gagawa ng kasamaan sa'yo. Pero iibigin mo pa rin yun, mamahalin mo. Kapag dumarating na dito sa ganito, ang sitwasyon ng buhay mo, magala ka na. Kasi ginagawa ka ng katulad ni Kristo. Kasi yun na yung pinakal, yun na yung pinakamataas, yung sacrificial love. Katulad ka na ng Ama, ng Panginoong Jesus, katulad ka ni Abraham, katulad ka ni David, katulad ka ni Jacob, ni Lot. Dahil yun ang mga man of God na makita nyo na nagdusa talaga. Kaya Jesus Christ is a man of sorrow. Sanay siya sa kadalamatian. Kasi yun ang porte. Huwag kang maghanap ng ibang paraan, yun ang paraan. Gagawin kang katulad ni Kristo, eh para ma-experience mo yun, dadaan ka sa experience na yun. Yung mga mahal mo sa buhay, ang gagawa ng kasamaan sa'yo, tapos gagantihan mo pa rin na mabuti yun. Kasi okay lang sana kung ang gumawa ng kasamaan sa'yo, yung kaaway mo eh. Para bang justice, eh pero ang gumawa sa'yo ng kasamaan, yung mahal na mahal mo, yung iniibig mo, katulad ni Jesus, iniibig niya ang mga apostol, ba't si Judas pa ang nakanulo sa kanya? Si David. Pero si David, alam nyo, nagkaroon ng prayer, pero ang prayer niya, gantihan ng Diyos yung umabi sa kanya eh. Basahin ko sa inyo si David ha. Kasi si David kasi ano yan eh, soldier eh. Matapang ito eh, mandirigma eh. Maaring yung karakter na yung daladala niya. Kaya kahit siya prayer, daladala niya eh. Basahin natin yun sa Awit 109. Pero ganun pa man, nagsumikap siya na talagang hindi gantihan ng masama-masama. Pinagsabihan niya yung mga kasama niya, huwag niyo papatayin si, ano, ha, si Absalom. Mahal na mahal niya si Absalom. Pero grabing ginawa. Biruin mo, chinichismis siya sa buong Israel na walang kwentang pinuno, sinisira siya. Tapos kinuha pa lahat ng asawa niya, nakipag-sex pa. Tatay niya, hindi niya ginanap. Pero ang isinukli pa rin ni David, pagmamahal, pag-ibig. Pero yung prayer niya, gusto niya magigante. Basahin ko sa inyo yun. Ha? Sa Psalm 109. Huwag kang mapayapa, O Diyos, na aking kapurihan. Sapagkat ang bibig ng masama at ang bibig ng mandaraya ay ibinuka nila laban sa akin. Sila'y nagsalita sa akin ng mga kasinungalingan dila. Si Absalom to eh, nagsisinungaling para sirahin siya. Kanilang kinulong ako sa palibot ng mga salitang pagtatanim. At nagsilaban sa akin ng walang kadahilanan. Bibigin mo, anak, dapat mahalin mo yung tatay mo eh. Pero hindi, ginawa niya ng kasamaan. Pero minahal pa rin siya ni David. Ito sabi ni David, sa kabayaran ng aking pag-ibig ay naging kaaway ko sila. Ngunit ako'y nanatili sa pananalangin. At iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti kong ginawa at pagtatanim sa pag-ibig ko. Ito na yung prayer niya ng prayer ng isang army na gustong lumaban at magigante. Basahin natin. Lagyan mo ng masamang tao siya. Ito na yung simula ng prayer niya. At tumayo nawa ang isang kaaway sa kanyang kanan.
Pagka siya'y nahahatulan, lumabas na wa siya sa larin. Gusto niya ng justice eh. Maaring kasi ano to, may winner to si David sa labanan ng gera eh. Gusto niya justice, katarungan eh. Eh si Jesus Christ, hindi. Hindi kahit walang katarungan, kahit parusahan, walang kasalanan, basta magsasakripisyo ako magmahal. Mamahalin mo yung hindi ka ibig-ibig. Iibigin mo yung kaaway mo. Gagawa mo ng kabutihan na lumalait sa'yo. Pinakil yun eh, na pinakamataas na sacrificial love na kailangan ma-attain natin. Eh, papunta na tayo lahat doon. Mangyayari sa inyo yung pag-anak ng Diyos, mangyayari yan. At maging kasalanan nawa ang kanyang dalangin. Maging kaunti nawa ang kanyang mga kaarawan. Prayer niya, sana mamatay na yun. At tunin nawa ng iba ang kanyang katungkulan. Gusto pang matanggalan ng trabaho. Maulila nawa ang kanyang mga anak. Gusto maulila ang mga anak. At mabaho ang kanyang asawa. Magsilaboy nawa ang kanyang mga anak na nagpapalimos. Gusto niya magpalimos pa yung mga anak at maging vagabonds. At hanapin nila ang kanilang pagkain sa kanilang mga dakong guho. Uni nawa na malulubig ang lahat ng tinatangkilig. Nakawin lahat. At samsami ng mga taga-imanlupa ang kanyang gawa. Mawala nawa ng maaawa sa kanya. Ito'y sa galit ni David. Biruin mo, lahat ng pag-ibig ginawa niya. Lahat ng pagmamahal, tapos yun ang ginanti sa kanya. Kumilos yung pagkatao niya ng kahatulan. Justice. I want justice. Kaya ito naging prayer niya eh. Eh sa palagay mo ba, didinggin ng Diyos yun? Kasi ang gagawin lang ng Diyos, yung kalooban niya. Pero ang Diyos ang maghihiganti talaga. Pero may time yun. May oras yung paghihiganti ng Diyos. Answer prayer, oh, maghihiganti, pero maghintay ka. Hindi ngayon yun. Sa last judgment pa yun. Mahiwalay nawa ang kanyang kaapu-apuhan. Pati kaapu-apuhan, pinagdisikitahan. At ang lahing darating mapawi ang kanyang pangalan. Maalala nawa ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang magulang. At huwag mapawi ang kasalanan ng kanyang ina. Ito yung prayer ni David, ha? Pero ano prayer ni Stephen? Tsaka ni Jesus, Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Diba? Ano sagot ni Job doon sa asawa niya? Hangal ka ba? Pwede pang gumawa ang Diyos sa atin na masama? Puro mabuti lang? Hindi. Kasi para ma-experience mo na ginagawa ka ng Diyos katulad ni Kristo, ma-experience mo yung ginawa kay Kristo. Kaya sabi ni Kristo, una akong kinamuhian ng salibutan, kakamuhian kayo. Una akong inapi, aapihin kayo. Para ma-realize natin na dinadala tayo sa pagiging katulad ni Kristo. Magalang ang sabi ng Diyos pag nangyayari sa iyo na malaki ang gantipala mo at lubos na kagalakan ang ibibigay ng sa iyo ng Diyos ng reward. Kaya ang nalalaman natin eh, kahit hindi ka malulungkot eh, kahit lapastanganin ka ng asawa mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo, baliwala yun. At tinitignan natin yung gantipalang ibibigay ng Diyos eh. Si Jesus Christ ka, nakita nyo, yung mga pinagaling niya, lumakad ang mga lungko, ang bulag, nakakita. Tapos yung pa yung sumisigur na ipapahako siya, matapos mong gawan ng kabutihan, gagantihan ng masama. Yun yung sinabi ni David eh, naging kaaway ko yung inibig ko. Minahal niya, tapos inaaway pa siya. At ganun na ginawa kay Kristo, di ba? So nandito na tayo sa New Testament. Kasi nung araw ang Old Testament, tooth for tooth, an eye for an eye. Kaya yun ang ano ni David eh. Kapag buhay ang inutang, buhay di nakabayaran. Eh ngayon, iba na ang utos ni Kristo, hindi na ganun eh. Iibigin mo sila na sila'y makasalanan pa. Kasi ang mga unbeliever, umiibig din yun sa ano, higit pa nga eh. Eh ano pagkakaiba mo sa unbeliever kung iibigin mo yung kaibig-ibig? Ibigin mo yung hindi kaibig-ibig, yung kaaway mo, yung lumalapas tangan sa'yo, yung gumagawa sa'yo ng masama, yung gusto kang patahin. Yung gusto kang paghirapin, yun ang iibigin mo. Yun ang pagpapalain mo. Ipaisip ng Diyos sa isip ng tao eh. Sabi niya, napakalayo eh. Sabi sa Isaiah 55. Napakalayo ng isip ng tao sa isip ng Diyos. Nagpapakita lang ang Diyos ng mga example niya. Kung ano yung aabutin nating best offering. Makapag best offering tayo ng mga tinatangkilig natin pera, the best sa Diyos yun eh. Eh ang lalong the best, yung spiritual offering, yung buhay mo. Yung bugtong na anak mo, ang bugtong na anak mo, sarili mo. Katulad ni Kristo, siya yung bugtong na anak ng Ama, na ibinigay ng Ama. Pero kung sa loob binigay ni Kristo buhay, yan ganun ka rin.
Kung saan loob mo, ibibigay mo ang buhay mo sa Diyos. At sabi dito sa 15:30 nandyan ng ganito. Walang lalong may ibang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Di ba sabi ni Kristo, hindi ko na kayo gagawing alipin kundi kaibigan. Bakit ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan? Sa lahat na sumasampalataya, kaibigan ni Kristo. Pero hindi lang yun, ibinigay niya ang buhay niya sa buong mundo eh. Kaya lang, merong hindi magiging kaibigan si Kristo, kaaway. Pero ibinigay. At sabi sa 1 John 3:16 din ang ganito. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat siyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kaya mo bang ibigay ang buhay mo sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan? Pag iyan magagawa na natin, sacrifice mo sarili mo, hindi mo naiintindihan sarili mo. Kahit ikaw ang ipako, kahit ikaw ang parusahan, kahit wala kang kasalanan, payag ka, matulungan mo lang yung kapatid mo o kaibigan mo. Hindi ka na naghihintay ng mabuting bagay na ibigay sa iyo. Wala kondisyon yung pag-ibig eh. Yun ang pag-ibig ng Diyos eh. Inibig niya pa tayo ng tayong makasalanan. So, para mangyari yon, na maabot natin ang kalooban ng Diyos, yung sacrificial love, ipa-experience sa iyo. Kasi ako na-experience ko na yan. Hindi yung napapansin, lagi ko nagiging preaching misa niya. Kasi nagiging realidad na to sa akin. Yung pinakamamahal mo, yung iniibig mo, yun ang aaway sa iyo, yun ang lalapastangan sa iyo. Yun ang ngayon, matututo kang maging banal. Bakit? Marirealize mo na ito pala plano. Masunod ko yung word of God na yon. Ibig sabihin, binabanal ka. Kaya sabi, mapalad yung nagtitiis ng tukso. Yun. Pag nakapagtiis siya, tatanggap siya ng putong ng buhay. Kasi ito ang kailangan maganap eh. Lumampas tayo dun sa pag-ibig ng tao. Kasi ang pag-ibig ng tao, iibigin ka niya dahil iniibig ka niya. Mahal mo siya dahil nanay mo siya, tatay mo siya, ay yung ibang tao. Yung masasamang tao, wala na. Ay, ang Diyos namatay nga eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son and whosoever believeth shall not be dead but have an everlasting life. So, ganun ang ginawa ng Ama. Ngayon, ginawa din ni Kristo yung ginawa ng Ama. Inaalay naman niya sarili niya para sa mundo rin. Tapos, ganun din ang gawin ni Abraham. Bali ba, yung inoper ni Abraham, eh galing sa Diyos yun. Bakit? Eh, sila yung ano, ibaog si Sarah eh. Hindi pwedeng manganak, impossible. Bakit may depresya yung ovaryo? Eh bakit nang anak? Anak sa pangako yun eh. Galing sa Diyos yun. Inayos ng Diyos yung ovaryo ni Sarah para matupad yung pangako. Para mai-offering ni Abraham yung the best niya, si Isaac. And Isaac is the laughter of God. And we are the ligaya ni Cristo Jesus, Covenant Gospel Church. Nag-coincidence ba yun? Hindi coincidence yun. Tayo ng Diyos tong iglesia to. Pero kailangan, pumayag ka. Kasi ang importante, yung intention mo na totoong gawin mo. Yung gusto mo talaga magpakabanal, yung gusto mo ma-attain yung sacrificial love. At para mangyari yun, dadaan ka dun. Paano marirealize ang ebidensya kung walang experience? Kahit sa korte, pag napatunayan mo at merong witness na nagpatunay sa'yo, okay na, kaso panalo. Kailangan may ebidensya. At ang gawa, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Nagiging ganap lang ang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. At ang gawa ni Abraham, ibinilang na katwiran. Inutusan siya, biruin mo, ang tagal na walang anak. Tapos ipinangako pa, magkakaroon na, tapos baog pa. Pero ginawa ng Diyos na totoo. Naghintay si Abraham for 20 years. Biruin mo, 99 years old na si Abraham noon. Nung ibigay sa kanya. Tapos ipa-offering lang. Eh ano ang ginawa ng Diyos? Kung kalooban ng Diyos talaga, naggawin ni Abraham yon, naglagay naman ng replacement doon sa the best na yon.
Katulad ni Kristo, ginawang replacement. Imbis na tayo yung ipapako, siya yung replacement. Siya yung naging ano eh. Naging, ano tawag dito, yung sacrificial lamb. Pumayag siya, so payag ka rin. Payag kang sacrificial lamb. Pag na-attain na natin ito, pumupunta na tayo dito para rapture na iglesia nun. Kasi patapos na yun, master na kalaban nun eh. Kasi magiging katulad ka na ng Ama. Magiging katulad ka na ni Jesus, ay may tataas pa ba nun? Eh ang Ama pinakadakila. Ipinakita ng Ama yung talagang sacrificial love niya. Pero buktong na anak niya, binigay niya. Si Abraham, buktong na anak niya, binigay niya. Tayo, yung kahit sa isang buhay mo, na dapat i-experience mo, gusto mo sa lupa, magpakasarap ka sa pero hindi mo nagagawin yun. Ang kinakailangan malugod na lang ang Diyos. Kasi, haharap tayo sa Diyos eh. Ano ginawa mo nung nasa katawan ka pa? Ano ginawa mo? Binigay ka ng Diyos ng pagkakataong i-prove ang sarili mo na ikaw at tunay na Kristiyano. Kasi marami nakikristiyanuhan lang eh, by name. Para maging tunay kang Kristiyano, idadaan ka sa apoy. Ipa-i-experience sa'yo yan. Para ngayon, masunod mo yung Word of God. Maging katulad ka ni Kristo. Kaya sabi ko sa inyo, pag nagaganap na sa inyo yung nagaganap na yan. Kasi si Kristo, naganap kay Kristo yan eh. Naganap kay David yan, kay Abraham. Naganap kay lahat sa mga man of God, naganap yan. Ang naging kalaban talaga nila, yung mahal nila sa buhay. Yung dapat magganti ng pag-ibig sa kanila, kasamaan ng ginat. Pero ano eh, ginanti pa rin nila? Pag-ibig pa rin, pag-unawa, pagmamahal. Napakahirap niyang gawa ng Diyos yan eh. Kasi ang tendency ng tao gumante. Pag humingi ng katarungan, mali naman yun eh. Hindi na tayo nababatay sa mali o tama ngayon. Kasi makakasama ka doon sa aklat ng buhay ayon sa tama't maling ginawa. Nababatay tayo kung ano kalooban ng Diyos. What is the Word of God? Sacrificial love. Yun ang Word of God eh. Yun ang best offering mga kapatid. At least sinasanay na tayo ng Diyos talaga na maniwala. Kasi kung ano yung panukat na isusukat mo, yun isusukat siya yun. Naniniwala ka ba si Brother Manny, hiniram na apostol? Naniniwala ka ba yung mga revelation na yun, bigay ni Kristo? So kaganapin mo, susundin mo. Ibig sabihin, may gawa yung pananampalataya mo. Pero sample lang yun ng best offering. And the best na sample ng best offering, iaalay mo yung buhay mo sa Diyos. Katulad ni Kristo. Iniala niyang buhay niya. Magawa lang ang kalooban ng Ama. Iaalay natin ang buhay natin. Magawa lang natin ang kalooban ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo eh, manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama. Maraming tahanan. Kung hindi totoo, hindi ko sana sasabihin. At pag naipaghanda ko na kayo, nanda akong kalalagyan, bababa ako upang kunin ko kayo, hindi na kayo mahiwalay sa akin. So yun na yun eh, patapos na tayo. Nakakaawa na mangyayari sa sanlibutan. Kasi pinahintulutan na ng Diyos maghari ang kasamaan. Kaya sabi dun sa ano eh, sa Ecclesiastes 3:16 eh, kung saan sa dako ng katarungan, dako ng kahatulan, merong kasamaan. Basahin natin yun na Ecclesiastes 3:16. At bukod dito, aking nakita sa ilalim ng araw, sa dako ng kahatulan, nandoon ang kasamaan. At sa dako ng katwiran, nandoon ang kasamaan. Kung halimbawa, isipin mo, isang tunay na iglesia, okay na. E ba't maraming lumabas na masama? Ay, titingnan natin yung langit. Punta tayo sa langit ngayon. Balik tayo doon sa nakaraan. Kasi, bakit meron doon ano, katuwiran na Diyos, nagahari ang Ama, laksa-laksa mga anghel, ba't may lumabas na demonyo? Kasi ginusto ni Lucifer, maging si Satanas siya. Hindi siya nilikha na, walang nilikha sa Satanas ang Diyos. Ang nilikha ng Diyos si Lucifer, cherubim, bearer of light. Ang problema, napundi yung ilaw eh. Pinundi niya eh. Bakit? Eh sa sobrang, ano niya eh, ambisyon. Sabi sa Isaiah 14:12, ano pat nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga,
Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw ang siyang nagpahina ng mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, sino may kasalanan? Sarili niya. Ano sabi niya sa sarili niya? Ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagahan. At ako'y sasampa sa itaas ng mga kataas-taasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ang ambisyon niya, maging katulad ng Diyos. Bakit? Kasi akala niya, yung power niya, unlimited eh. Kasi grabe power ng mga cherubims. Grabe at sobrang ganda pa niya, perfect and beauty. Ezekiel 28, 14 to 17. Ikaw ay pinahirang cherubim. Cherubim. Anointed cherubim to. Natatawa tuloy ako nung araw sa mga nakadrobing at cherubim, yung maliliit na anghel. May mga pakpak pa eh. Nasa ilalim ng paanan ni Virgin Mary. Cherubim daw yun. Mga hangal talaga itong mga paring to. Hindi nagbabasa ng Bible eh. Hindi nila alam ang cherubims malaki. Pinahirang cherubim at tumatakip sa iyo. Itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik panaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Perfect in His way sa nung siya i-created. Hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. So yung time na yon, di natin alam ilang millions, trillions, and billions of years kaya bago nasumpungan kay Satanas yun, kay Lucifer, na sinabi niya sa sarili na aakyat na nga ako doon sa langit. Ako na magiging katulad ng kataas-taasan. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal. Kasi mayaman to. Lahat ng kayamanan nasa kanya. At saka siya pinuno ng gitna ng pagdadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kita na parang dumi mula sa bundok ng Diyos. Ipinahama kita o tumatakip na kerubim mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. So nagmataas na dahil perfect in beauty, full of wisdom. Kaya kita mo, yung mga mayayaman, yung magaganda, yung mga matatalino, yung mayabang na sila, di ba? Akala nila galing sa sarili nila yon. Eh, pinahintulutan lang ng Diyos na ibigay sa iyo yan eh. Administrator ka lang yan. Pero nag-ambisyon, naging Diyos sila na sarili nila. Hindi sila lumapit sa Diyos, katulad ni Satanas. Kaya napakahirap ng isang mayaman at napakatalinong pumasok sa langit. Mapalad ka, kung matalino ka na sa lupa, marami ka pang pera, tinawag ka ng Diyos, naging Kristiyano ka. You are happy in both worlds. Diba? Bihira lang yun. Si Joseph of Arimathea lang yun, tsaka si Nicodemus. Kasi ito, mga milyonaryo to na mga pariseo. Ito yung lihim na sumampalataya kasi takot sila eh. Kasi pag nalaman na kapwa pariseo, tatanggalin sila sa pagiging judge nila, sa pagiging abogado nila. Kasi hindi sila dapat kumampi kay Kristo, eh palihim. Si Nicodemus, palihim pa nga nagtanong eh. Diba? O si Joseph of Arimathea, yung musuleyo niya. Doon dapat siya ililibing eh. Binigay na lang niya kay Jesus Christ. Kaya ang ganda ng libingan ni Jesus Christ eh. Lahat pa ng gamit sa patay, binigay ni Joseph. Kaya puro mamahaling gamit, ibinigay kay Kristo nung mamatay siya. Pero wala naman pag-aari si Kristo. Pero isinuplay lahat doon. Napakamamahalin lahat doon. Puro elegante lahat yun. Kasi nung araw na yun, di ka pwede makabili ng musileyo. Yung ang takip eh, batong iniikot. Yung mga talagang inukit sa bato yung musileyo. Inukit sa batong bundok. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking ibinigay ka sa harap ng mga hari upang kanilang mamasdan ka. So ganun na nagkakaroon ng ambisyon. Sa iglesia, marami nagkaroon ng ganyang ambisyon. Kaya ayun, lumampas sa langit yung iba sa LCJ ministry. Hindi ka naman apostol, bakit gusto mo maging apostol? Ayon sa panukat na sukat ibinigay sa iyo, doon ka lang. Kung tinawag kang teacher, di teacher ka lang. Tinawag kang pastor, pastor, propeta, propeta. Tinawag kang obispo, obispo. Tinawag kang, kung apostol ka, eh, isa lang naman na apostol na hinirang sa atin, si Brother Manny.
Kasi pag sumobra ka na, nagkaroon ka ng ambisyon, mahuhulog ka na. Kasi hindi yun ang kalooban ng Diyos sa iyo. Bakit iniba mo ang kalooban? Katulad ni Lucifer. Alam niyo ba na nakaprepare kay Satanas yung tabrets and diapipes? Siya yung magtatakda ng matinding ob pagsamba sa langit. Oh, hindi na matutuloy ngayon. Hindi naman siya mag-worship doon sa impyerno dahil puro mga halinghing at hirap at higbi ang aabutin niya doon sa impyerno. E malapit nang gumawa ng impyerno ang Diyos eh. Kasi pagkatapos ng last judgment, gagawa ng impyerno yun. Hahatulan na yung dapat hatulan. Yung nabuhay sa tama't mali. Mabubuhay dahil hindi sa tama't mali. Hindi pinag-uusapang dahil kung mali, mali yung ginagawa niya, hindi mo na iibigin, mali eh. Tama yung ginagawa niya, iibigin ko. O kaya mo inibig dahil tama. Kaya ka nagalit dahil mali. Kaya hindi mo siya inibig kasi mali. Hindi na nga yun ang batayan eh. Salita na ng Diyos ang batayan. Iibigin mo sila kung paano ko kayo inibig. At inibig tayo ng Diyos na tayo makasalanan pa. So yun yung ang giving of the best na gustong iparating sa atin ng Diyos. Nagagawa natin ang giving of the best sa monetary way. Ibigay naman natin yung nahuhuling araw natin in a spiritual way. I-attain natin, magkaroon ka ng intention talaga na yung sacrificial love magawa mo. Sa 2 Timothy 2:3 may sinasabi dito. Itong ibinibigay sa atin ng Diyos na to, karning-karni ito. Ang hirap kainin ito. Bago mo kainin ito, talagang magtitiis kang guyain ito. Ang hirap kainin itong mga salita ng Diyos na yun, yung sacrificial love. Kasi ang Diyos lang nakakagawa nun. Ang kagandahan, ibinigay yung Holy Spirit, so may Diyos na gagawa sa atin. Siya yung gagawa. Yung lahat ng ipinagagawa ng Diyos sa atin, ginawa na niya. Sabi sa Isaiah 26:12. Ito yung sabi niya sa 2 Timothy 3. Makipagtiis ka sa akin ng kahirapan ng gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Sino mang kawal na nasa pagkakawal, hindi nahahalubilo sa mga bagay na buhay na ito upang siya'y kalugdan yung nagtala sa kanya sa pagkakawal. Sino commander-in-chief natin? Si Jesus Christ. Sino naghalang sa atin bilang kawal? Si Jesus Christ. Huwag daw hahalubilo sa mga bagay na walang connection sa pagkakawal. Do not conform to the system of the world. Give to Caesar what is to Caesar lang. And give to God what is to God. Ano kailangan ni Caesar? Ibigay natin kay Caesar. Pero ano ang hinihingi ng Diyos sa atin? Sacrificial love. Bigyan mo kaluguran yung commander-in-chief mo. Sundin mo yun. Alam ko sa mga sundalo kaya, before you, obey first before you complain. Kaya lang yung iba napupuwer siya mag-obey tsaka mag-complain. Sa atin hindi. Obey and no complain. We are the soldiers of God. Obey and no complain. Huwag kang bubulong-bulong dahil hindi ka looban ng Diyos. Sumunod ka nga, bubulong-bulong ka naman. Ito pa isang sample. Kailangan ang intention mo talaga, give your best. Bilang kawal, give your best. Sundin mo lahat ng gusto ng commander-in-chief. Ito naman yung athlete. Ito naman ang sabi. At kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi na pinapuputungan maliban na makipaglabang matuwid. So yung pakikipaglaban mo, walang daya. Kasi minsan may mga daya eh. Natatandaan ko sino ba doon lumaban ng boxing na uminom ng gamot para lumakas siya. Hindi ko lang matandaan ko ano pangalan. Ernest yata, si Thomas Ernest yata. Natatandaan ko para mayroong ganun naganap na boxing eh. Dinisqualified siya kasi uminom siya ng drugs kaya ang lakas-lakas niya. Madaya yung pagkapanalo niya. Ganon din tayo pagiging Kristiyano. Athlete, lumalaban tayo sa takbo, kukuha tayo ng prize. Susunod tayo dun sa sinasabi ng ng committee ng mga athlete. Ikaw ba hanggang matuwid ka na ba ngayon? Hindi ka na ba magnanakaw? O nag-uumit ka pa rin? Si Chief Gores yan, bilayo pa rin ang kinukontak mo. Pagbibigay mo na ikaw pa rin. Inuumit mo ba yung oras mo? Nag-uumit ka pa ba? Kasi bibigay mo sa Diyos yung first part eh. Sabi sa Proverbs 3:9 eh. Yung the best, ibibigay mo lahat eh. The best of your time, the best of your life, the best of everything. Proverbs 3:9. Parangalan mo,
ang Panginoon ng iyong tinatangilik at lahat ng unang bunga ng iyong ani. The first fruit of your harvest. The first part, yung the best. Ibigay mo yung first part, yung unang bunga. Yun ang ibibigay mo lagi, the best. Kaya sabi dun sa Colossians 3.23, ano man ang ginagawa nyo, gawin nyo ito ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, na para sa Panginoon. In anything that you do, glorify God. Have that sacrificial love. Huwag mo nang paligalaan ang sarili mo, ang Diyos na lang, kasi siya kaibigan mo eh. Sabi, binibigay ng buhay niya sa kanyang kaibigan. Eh sabi ng Diyos, kaibigan ko na kayo. Di ibibigay natin ang buhay natin para sa Diyos, kasi kaibigan natin ng Diyos. At pagpalain mo siya sa lahat ng iyong tinatangkilik. Ano tinatangkilik mo? Pera. Ano yung the best part ng pera? Tithes and offering. The best part of your time. Ano worship? Best part of everything, your thoughts. Best part of your soul, your thoughts. Yung pag-iisip mo, maging kaisipan ni Kristo. Best part of your emotion. Dapat patay ka na. Best part of everything, bibigay mo na lahat ng the best. Practice to it. At para maganap mo to, isasalang ka rito. Ipai-experience sa'yo para malaman kung gagawin mo o hindi. Kaya nangyayari sa atin itong mga ganitong bagay para gawin lang tayong katulad ni Kristo. Kasi hindi mangyayari kung hindi ka isasalang. Paano mapapatunayan kung hindi ka ilalagay sa ganung sitwasyon? Paano malalaman kung nagmumura ka pa kung hindi ka ilagay ito sa sitwasyon na makakapagmura ka? Di ba? Ilalagay ka sa sitwasyon na magmumura ka. Halimbawa, nagdadrive ka, may harungas na driver, yung overtake, tapos kakating ka. Makikita nyo yung mga mayroong road rage. Nagmumura din, minumura yung kapwa driver, binabaril pa. Di ba? Doon mo makikita bilang Kristiyano, paano mapapatunayan na may sacrificial love ka? Pwede yung minamahal mo, gagawa ng kasamaan sa'yo. Yung iniibig mo, hindi ka iibigin, gagawa ka pa ng masama. Ngayon, ano ibibigay mo doon? Ano ibabalik mo? Pag-ibig, pagmamahal. So, mapatutunayan mo ngayon na iba ka na. Maiba na pala ako, hindi na ako ito ah. Naiba na ako. Sinusunod ko na yung gusto ng Diyos, hindi na yung damdamin ko, kalooban ko. Nagkaroon ka na ng isang bagong pagkatao. Yung dating pagkatao, mawala na, nakipag-iisa ka na kay Kristo. Kasi ito ang kalooban ng Diyos.